Okay, good morning. Isa na namang ano, isa na namang issues. Mishoot sa pag-overhaul. Huh? Tama yung timing sa harap, mali yung timing sa likod. Well, pag sinabi kong likod, yung reluctor, yung babasahin ng crank position sensor, hindi talaga to aandar. Huh? Yan, kadalasan, yung mga naibabang makina, nami-mishoot dun sa part sa may reluctor, dun sa may flywheel. Ngayon, ituturo ko kung paano siya i-timing ng tama para guide na yung iba kung sakaling nagbaba sila ng 4GX1 engine. Papakita ko yung kahalagahan ng timing ng reluctor sa likod. So, ito, hindi ito aandar. Well, kailangan namin na i-timing yung reluctor. Para ma-timing yun, kailangan ibaba yung transmission para magkaroon tayo ng access. Okay, babanata na nila. Mamaya, i-discuss ko step by step kung paano natin madadiagnose na hindi siya naka-timing. And kung paano natin itatama yung timing. Huh? Oh, ayan. Alright, ito kasi yung reluctor. Ang tawag dito is reluctor. Ito yung naka-attach sa likod ng flywheel. Okay, naka-attach to sa likod ng flywheel. It's either automatic transmission or manual transmission. Merong reluctor. Kasi ito yung babasahin ng crank position sensor. Nasa bandang ilalim yun. Ito yung babasahin niya. Ngayon, kung mali yung timing nito, mali yung kabit, well, mali din yung masisend ni crank position sensor kay ECM, pwede mag-cause ng hindi pag-andar. Pwede mausok, pero kadalasan hindi aandar yung makina. Okay, ito yung crank position sensor. May timing to. May timing to na tama. Imagine nyo, nakakabit to sa makina. Pag nakakabit to sa makina, dapat tama yung position. Tama yung position. Ito, itong crank position sensor, non-moving parts yan. Ang gagawin niya, magbabasa lang. Mamaya, ipapakita ko kung paano nagkamali ng timing. Yang unit na yan. Yung unit na yan. Na ayusin namin ngayon. Ipapakita ko rin kung paano ayusin yung timing. Para hindi ma-misshoot. Para pagkakabit ng makina, ng mga in-overhaul na 4GX1 engine, aandar siya. Walang reason para hindi siya umandar. Marami ng isyong ganito. Halos kadalasan yung unaware dun sa mga nagpaklas ng 4GX1 tapos nag-overhaul, hindi nila mapaandar. Kadalasan dito. Okay. Ito kasi yon pag nakakabit si reluctor dun sa flywheel. Ito si crankshaft sensor. Non-moving siya dito. Dapat meron tayong bago tong bakante na to, kasi ito yung signal eh. Bago yung bakante na yan, from your position ni crankshaft sensor, dapat may mabilang tayong 15 na ngipin, 15. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dapat ito yung location ni crank position sensor. Ang gagawin natin para ma-locate natin, tatanggalin natin si crank position sensor. Open yung part na yan, magbibilang tayo ng 15. Pagbilang natin ng 15 teeth, dapat maabot natin tong bakante na to. Itong signal na to. Well, kung hindi yan, guaranteed, hindi yan naka-timing, hindi yan naandar. Okay. Ito naman yung pag-locate, kung paano natin malalaman na yung reluctor sa ilalim, sa may flywheel, is hindi naka-timing pagkatapos ng overhaul. Ito, i-timing muna natin yung camshaft, tapos i-timing natin yung pump. Yan, yung timing mark. Ayan, yung timing mark, doon. Yan, saglit, isum ko ah. Ayaw, masum. Yan, timing mark. So, timing. So, ibig sabihin yan, nakatap na lahat, naka-12 o'clock na lahat. Na 1 tsaka si 4, nasa top. Naka-top fire sila. Si camshaft, si piston 1 and 4, naka-top. Si camshaft, naka-12 o'clock, naka-12 o'clock din yung pump. Ngayon, dapat yung reluctor nito naka-timing din. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-timing. Ay, kung paano natin malalaman, malulocate kung naka-timing. Well, ganito yon. Ito, tignan nyo. Ayun, yung ngipin ng reluctor. So, magmula dyan, bibilang tayo ng 15. Dapat yung bakante. Dapat maabot natin yung bakante. Okay, bilang. Ikot, baliktad. Baliktad ka ng ikot, tol. Baliktad. Sige nga, subukan mo. Okay, bilang. Ikot.
Buwis buhay itong position. Okay. Yeah. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dapat bakante na kasunod niyan. Okay, hindi pa bakante. 16. Yeah, tuloy lang. Tuloy lang. Tuloy lang. 17. 18. 19. 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Okay, tuloy lang. 38, 39. Okay, tuloy lang. 40, 41, 42, 43, 44. Oh, yan pa lang yung bakante. Oh, ikot pa, bakante. So, meron siyang 44 na ipin bago yung bakante. So, ang ibig sabihin niyan, walang chance ang umandar to. Walang chance ang umandar. Umay wa mo shindeiru. Kagaya nga ng sinabi ko, meron lang dapat 15 na ngipin bago tong signal, tong bakante na to. Yung sa kanya, 42. So, ibig sabihin nakaganyan yung flywheel niya. Malabong umandar. Hindi yan naandar. Hindi yan naandar. Kasi, pag receive, papaliwanag ko na, pag receive ni crankshaft yung signal, pag receive niya yung signal, pag ikot niya, that's the time na mag-send pa lang si ECM ng current sa mga solenoid. That's the time na mag-i-eject pa lang siya ng fuel sa chamber 2 and 3. Too late, nakabukas na yung exhaust. So, hindi yan naandar. So, ang tawag yan, wala sa timing. Misshoot dito sa reluctor. Well, sana hindi masamain nung iba. Itinuturo ko para at least malaman na nila. Para malaman na natin. Well, mapapaandar namin yan in no time. Pagkababa ng transmission, guaranteed mapapaandar namin yan. Although na overhaul, sana maganda yung pagka-overhaul. Okay. Dahil 42 ng ngipin, ay 44 ng ngipin, bago natin naabot yung ano, naabot tong signal ito. So, meaning, walang chance ang umandar. So, ang gagawin natin, bubuksan si reluctor, bababa ang transmission, kukuha ng access. Pagkaganon ang settings, walang andar. Sige nga, subukan mo. Okay. Yung flywheel, yan yung flywheel. Yung reluctor, naka-attach na siya. Ayan na yung reluctor, naka-attach na. So, ang timing ng flywheel, itong dot na to. Itong dot na to. Yan, yan ang ilalagay natin sa 12 o'clock. Pansinin nyo, lahat ng arm niya, isa lang yung dot. Kamay mo, isa lang yung dot. Ito lang ang may dalawang dot. Kasi ito yung timing. Ngayon, pag naka 12 o'clock na sa taas, so yan na ang 12 o'clock niya. Pag naka 12 o'clock na sa taas, pakiano na lang, kasi medyo masikip tong pwesto namin. Pakivisualize na lang. So yun ang 12 o'clock. Itong 12 o'clock. So dun natin itatapat tong markings na to. Yan, yung markings na yan, dun natin itatapat. So ilagay mo na. Para makuha natin yung timing. Pag hindi yan naka-timing, talaga hindi yan andar. Ilalayo yan. O yan. Ayan, ang 12 o'clock. Ayan, lagyan mo ng tornilyo. Ilalayo yan. O, magwa 1 o'clock na yan pag umikot yan ng isang tornilyo. Malayo na. So yan. O yan, nasa 12 o'clock. Pag umikot kasi yan ng isang tornilyo, it's either mag 11 na yan or mag 1 o'clock na yan.
So pag tumama ng ganyan at nakasentro na, yan na yung timing niya. O yan, nakafix na. Nalagyan na namin ng tornilyo. 12 o'clock. Yun ang timing. Nakatiming sa harap, nakatiming sa likod. Kung hindi to nakatiming, dahil nandyan ang relaktor, hindi yan naandar. Okay. So yun, umandar na. Mukhang okay naman. Mukhang wala palagang makina. Well, fine tuning namin. Dahil dun sa maling ano lang naman to. In overall, maling timing sa relaktor. So fine tuning na lang kami. Wow. So eventually maayos na namin to. Ibabalik na yung transmission. Well, nagpapa-under kasi kami, wala transmission. Nakatanggal yung transmission. Napa-under namin siya ng ganyan para makita kung may problema. So okay na. So another successful operation pa naman ni ng mga warriors. Warriors! Au! 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 Alright!